Sa tingin mo ba maganda ang ganitong quality ng shoes? Itong Under Armour Charge Engage na rubber shoes na color white. Katas ba ito ng YouTube? Naghahanap ako ng nursing shoes, tamang-tama, nag-offer sa akin ng isang dati kong classmate. So, bumili ako ng isa and tamang-tama din na kaka-transfer lang ng katas ko sa YouTube. That's why I am now featuring itong Under Armour na rubber shoes. And ganito siya nung naibigay sa akin. May shoe size, o yung size ko ng paa ko, is 7.5. Pero sabi niya, mas maganda kapag 2 inch, I'm not sure kung inch yon yung batayan, dapat 2 inch para hindi ako mamblema sa size because medyo parang malaki yung kanilang size system. So ayan, 9.5 yung size na binili ko, which is na-satisfy naman ako dahil swak sa paa ko. And based siya sa US yung size, I'm not sure, basta 9.5 yung binigay sa akin. And now, eto na yung unboxing, o diba? Reveal. So, ganito na yung itsura niyang ng original na Under Armour Enhanced Charge. Nalilito ako. Under Armour, pero engaged pala. Charge engaged na color white. So, color white yung pinili ko kasi wala pa akong white na shoes. It's like this. And gagamitin ko na siya bukas because tomorrow is my duty and today is my off. So, yan. Yung design niya is swak na swak talaga. Pwedeng pang duty, pwedeng pang streetwear, ayan, pwedeng pang travel. So, ganito yung itsura niya. Charge enhanced. So, iikot ko siya. Ganyan yung likod niya. Charge engage. And then, yung suelas niya, it's like that. May design talaga siya. Tapos, ayan. Ganyan. And then, syempre, ito yung pair niya. Ayan, ipa-close na muna natin. So, it's like this. So, it is charge engage. And, syempre, original siya. Na-ship pa siya sa US. So, pero available din siya sa mga department stores such as SM. Ayan, may mga ganito. Tapos, yung mga iba pang retail shop na nagbebenta ng original na ganito. So, since first time ko makabili ng original na shoes, katas from YouTube, ang saya-saya ko kasi ngayon na naman ako nakabili ng shoes na as in original na ganito, o diba? Branded na original. So, magkano nga ba yung pagbili ko dito? So, yung nag-sale kasi siya, kaya nabili ko siya ng 3,500. Pero yung original price niya ngayon is 5,500. Yung iba, umakyat siya ng 6 or umakyat siya ng, yan, basta ganun, 5 to 6,000 yung price nito. Pero, ayan, nakuha ko siya as na 3,500. Bumagsak presyo siya. So, ngayon, nagkaroon siya ng 1-day, 3-day sale ata yun. So, ayan, greenab ko na yung opportunity para makatipid ako and tamang-tama sa sweldo ko. And, ayan, so, aalisin natin siya. O, di ba? So, it's like that. Ayan. And, Under Armour na. O, di ba? Train. Sabi niya, train. And then, once again, yung swelas niya, ganito. So, i-fit na natin siya para makita nyo kung swak na swak sa akin or bagay na bagay sa akin. And, i-wear ko yung uniform ko para at least makita nyo kung bagay na bagay nga ba sa akin habang nag-duty or nag-i-streetwear, o di ba? So, ayan, susuotin ko siya. So, wait lang guys. And now, ganito yung itsura ng shoes. And pagmasdan muna natin ito bago ko isuot. And eto na ngayon, nagsuot ako ng medyas. So, i-fit ko siya kahit na hindi ko siya itatali. So, madali siyang i-fit. So, ganyan yung magiging style niya. So, o, diba? And, diba, 7.5 yung paa ko. Pero, ito, 9.5. Pero, kita niyo naman, may allowance pa ng konti. But, sa tingin ko, oh,
perfect fit siya sa pa ako. So 9.5 pala yung bagay sa akin pagdating sa mga ganito na brand. And kapag isusukat ko siya ulit sa kabila, as in, swak siya. O, diba? Okay na siya. So, in fairness, ha? O, diba? Hindi siya masikip, hindi siya maluwang. Ito yung gusto ko na naka-fit talaga. O, diba? And, fit na fit siya sa uniform ko. Bagay na bagay siya. And, I love it. Ito na yung itsura ko. Overall look from sa foot hanggang sa taas. And like that, pinatong ko lang sa t-shirt. And as you can see, ganito na yung itsura niya. Yeah, I love how it looks like. So, di ba? Bagay na bagay talaga siya. And, ano di ba? Bagay ko ba? Ayan. So, imo-model na natin siya para makita niyo kung ano yung, paano siya, ano yung itsura niya kapag naglalakad ka or what. O, diba? Pwede siya talaga pang duty. Yes, gusto ko siya. And hindi ako nagsisi na bumili ako. Because I know na magagamit ko siya for the long term. Kaya I'm so happy. I'm so thankful for that classmate of mine na nag-offer sa akin ng shoes, which is nagustuhan ko naman agad. And yes, swak mo swak talaga sa size ng paa ko. Hindi siya masakit. Hindi siya masyadong maluwang. Once again, after a few minutes na ginagamit ko siya. Kasi malalaman mo kapag hindi fit sa paa mo, kapag medyo masakit dito or masyadong masikip. So, yes, I am satisfied with these shoes na pang duty or pang any kind of wear that I want kapag gumagala. And bakit ko napili itong shoes na to? It's because malinis siyang tignan. Kulay puti. And hindi naman putikan yung workplace ko. Kaya safe na safe siya. So, it requires lang na kailangan mo lang ng i-maintenance na i-clean mo on a regular basis. Such as, ibabrush mo lang ng konti in a week, in every 3 days, or every week, or basta kapag nadumihan na siya. But if you are working in a place na malakas ang contamination, yun, syempre, dapat regularly cleanse mo siya. So, kung pwedeng everyday or every use, dapat mo siyang i-cleanse to prevent the spread of microorganisms. So, ganyan, paikot-ikot. O, diba? Since original siya, ma-feel mo at ma-feel mo agad kapag yung sa loob mo is, alam mo yun, yung parang may nakahawak na ganyan. Kapag mga fake kasi, even if yung mga first class na imitation na ganito, maluwang sa loob. Ito, hindi. Talagang alam mo yung may naka-embrace na ganyan. And then, kapag i-feel mo dito, talagang makapal siya. And kapag i-feel mo din sa baba, makapal din. Talagang
fit na fit yung paa mo, mararamdaman mo talaga na makapal siya. So, even here, yung nipis niya is hindi basta-basta. Yung tela niya is well-woven. Tapos, yung part dito, alam mo yon, hindi siya talagang imitation, kasi kapag imitation siya, yung buong katawan niya is talagang parang kinopya lang talaga without yung details. So, if you're going to look closer, ito yung parang tela. Ayan, tela siya. Tapos, may parang design na nakaukit siya, na parang itong tela na to is the superficial layer while it covers yung ito. So, parang ito naman is parang rubberized na kinover. Parang tela, then another tela, then rubber, tapos tela, then rubber. So, ang daming layers kung marunong ka magkilatis ng shoes. Tapos, yung pagkakadikit dito is hindi siya yung basta dinikit lang. This one, ang daming portions na parang layers din na pagkadikit. So, kapag makikita mo yung difference ng fake, hindi siya halatang, alam mo yon, iba pag fake. And then, dito matigas siya. As in, matigas yung, alam mo yon, may part dito na matigas talaga. Hindi siya soft. Kaya nung paglapag ng paa ko, hindi siya agad na yuyupi. Ganun kasi yung kapag fake, wala yung ganun. Yung parang mararamdaman mo dito na matigas na part, parang cardboard. Pero matigas siya. So, hindi siya madaling ma-fold. Ayun. So, ganun yung itsura niya. And, sa dito naman sa sole, tama ba yun? Ayan. Makapal din siya and may layer talaga. May layer talaga dito sa part nito. And, you can tell na talagang authentic product ito. And then, ito naman sa sole, makikita mo din na hindi siya basta-bastang natapal lang or parang ginawang, alam mo yun, ito is may layer din. So, ibang layer itong white, ibang layer itong black. And then, ayan. So, ganito yung itsura niya. Tapos may mga details din. Alam mo yun, yung pagkakaiba talaga ng original tsaka fake. So, ito yung design. And, of course, yung mga ganito, dito din. Ayan, makapal din siya. And, you can tell na authentic talaga to. So, ito yung blessing sa akin sa product of my YouTube sweldo for the month of September. And, I am happy na yung mga pinaghihirapan mo sa YouTube is parang nagmamaterialize na, starting to get materialized, because you know na you deserve your hard work, yung time na pagpupuyat, pag-edit, pag-video, pag-lakwat siya para makapag-video, and to record the most memorable na pwede mong i-vlog. So, ayan, at ganito ang magiging labas kapag you vlog authentically na using your own self, hindi ka gumagamit ng ibang video. And yes, unti-unti ka rin nakikilala ng mga iba na nagsisimula na mag-YouTube, or yung mga viewers lang talaga, para at least na-appreciate din nila yung progress ng iyong channel. So, I hope nagustuhan niyo itong vlog ko on my katas ng video. And syempre, konting product review dito sa Under Armour na Charge Engage na white shoes, nursing shoes, para sa aking long term na work or gala shoes. So, subscribe to my channel, yung dalawang channel ko kung nagustuhan nyo, and comment down below kung okay lang sa inyo ang product na ito. And then, reach me out at my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. So, that would be all. Thank you guys, and have a good day.